This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel are meant for educational and informational purposes only. I cannot guarantee you will make money nor will have the same experience as mine in this video. I'm just showing you different websites, apps, and methods that have the potential of making money. I'm not also a financial advisor nor an expert in such. So make sure you always do your own research first. Hey yo mga kajiji, welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog or video, meron naman po akong i-share sa inyo na another NFT game. So marami nag-request sa akin ito this past few months, no. So itong re-reviewin natin for today, which is itong Sandbox. So i-share ko na rin dito sa video na to yung experience ko sa paglalaro nitong Sandbox game. Ano pa bang hinihintay natin, guys? Simulan na natin. So bago tayo mag-proceed sa game, no, so tingnan muna natin yung makikita natin sa kanilang official website. So kita nyo naman po dito, guys, ito yung dashboard nila at dito nyo makikita yung mga news nila about sa community, then yung mga announcements sa games. Then ito, guys, makikita nyo yung mga na-achieve na ng Sandbox. Then tapos na yung season 2 nila. Actually season 3 na po itong The Sandbox game, no. So ayan na, makikita nyo na pwede kayo mag-register for season 3. So ay nakalagay, the Alpha Season 3 will start soon. You will receive more information and details about Alpha Season 3 by email soon. You will be among the first to know. Stay tuned. So gotcha. Ayan. Then ito, guys, makikita nyo din dito yung about sa avatar. Guys, makikita nyo dito, no, na pwede rin kayong magkaroon ng sarili nyong land dito sa The Sandbox game, no. So kita nyo naman, pwede nyong check yan by land. So, dadirect kayo niya sa OpenSea. Si OpenSea po ang pinaka, ano nila eh, parang pinaka NFT marketplace nila. So, ayun, kita niyo naman, guys, oh. Ito yung mga nagbebenta ng land dito sa The Sandbox. Then, ayun nga po, YSAN. SAN is the main utility token that allows you to buy and sell lands and assets in the Sandbox Metaverse. Then, ito yung NFTs nga nila na ginagamit dito. Then, liquidity mining, meron din sila, no? So, itong si Sandbox, mga ka-GG, isa po siyang metaverse NFT game. Kung saan na doon na lahat, no? Pwede kayong mag-buy ng mga gamit, such as ito, makikita nyo sa marketplace sila, mga iba't ibang klaseng NFT collection. So, meron dito nga, Binance, eh, no? Kita nyo naman, mga ka-GG, meron din po. Then, meron ding Atari. Kung alam nyo yung Atari, isa sa sikat na parang developer ng game niya sa Japan. Then, ayan, meron din The Walking Dead. Ayan, kita nyo naman, mga ka-Gigi, no? So, kung gusto nyo ma-check yan, guys, pwede nyo tignan sa about section. Ayan, yan yung partners nila. So, kita-kita nyo yung mga legit brands yan, no, na talagang sikat na sikat na partnership nitong The Sandbox game. Ginawa ko, mga ka-Gigi, is nag-register ako dito sa website nila. Kita nyo po dito sa aking profile. So, dito makikita nyo lahat ng laman ng mismong sa wallet nyo, such as kung Ethereum network ba yan o Polygon. Then dito, guys, is yung isa inventory nyo. Then ito yung parang kung meron kayo legendary, epic, rare, common. Then ito yung mga gems. Then pwede kayo mag-stake ng NFTs. In return, pwede kayo magkaroon or mag-earn pa ng more sand tokens. Then meron din po silang i-favor yung migration ng land smart contract nila, no. So ano-ano nga po ba yung mga ways to earn here in The Sandbox game? So bukod nga po, mga ka-Gigi, no, doon sa paglalaro ng mismong NFT game nila na kung saan kailangan nyo matapos yung quest. Then pag natapos yung quest na yon is makaka-receive kayo ng tickets. Then yung tickets na yon is meron kayong chance, no, na manalo ng M-Sand tokens. Doon po sa mga magtatanong kung ano po yung M-Sand tokens, isipin nyo na lang, mga ka-Gigi, no, ito po yung parang SLP nila dito sa game na to, no, or yung in-game currency nila. Then yung sand token,
Ito naman po yung governance token nila or yung parang EXS token dito sa NFT game na to, no? So, mamaya naman mga ka-GG, no, papakita ko sa inyo yung actual gameplay na yan. So, pag-usapan muna natin yung other ways to earn here pa dito sa The Sandbox game. So, unang-una guys is being a land owner. So, why? Kasi isipin nyo na lang mga ka-GG, no, kung meron kayong sariling land dito sa The Sandbox game, no, mas malaki or let's say endless possibilities na pwede nyo gawin doon sa land nyo. So, isipin nyo na lang mga ka-GG, kung kayo po ay naglalaro ng Minecraft game. So, may similar po si Sandbox doon sa Minecraft, no? Isipin nyo na lang ito ay decentralized na Minecraft game. Na kung saan, pwede kayo bumuo ng sarili nyong world. If land owner ka, then pwede nyong ibenta sa mas malaking halaga. Kung makikita nyo guys dito sa OpenSea, no? Ang daming land owner na dito sa The Sandbox game. At kung titingnan nyo kung magkano nila binibenta yung mga lands nila. So, napakataas mga ka-GG, no? So, ayun, no? Yung about sa land. If ever nga na, for example, ako land owner ako, then meron akong ginawang magandang world, no? So, pagandahan, guys. May competition dun sa sinasabi nilang pagiging land owner, no? But, if ever na magustuhan to ng isa sa mga NFT collectors, mas malaki ang pwede nyo kitain, no? Mas malaki pwede kong kitain sa sand tokens. So, yun yung may possibilities din dito sa land owning, no? Then, hindi pa natin sure, guys, kung magkakaroon sila ng renting. Isa din yun sa opportunity sa metaverse na yung mag-rent sa land mo, no? Ng pwesto. So, yung pwesto na tinutukoy ko dito, guys, is pwedeng advertisement yan. Pwedeng gagawa na mismo ng tirahan para sa mga other players na gustong maglaro sa land mo. Or renting nga mismo, no? Nag-rent mismo sa land mo kapag nakagawa ka ng magandang world, no? So, pag maganda yung world mo, pagpapasok sila doon, parang may entrance fee. Diba, isipin nyo na lang guys, kapag, diba, pagpupunta tayo sa mga amusement park. So, bago pumasok, diba, kailangan magbayad ng ticket in order makapasok doon. So, parang ganun din, same as sa land, no? So, meron kayong pipili din na certain parts ng land nyo if ever na gusto nyong iparent or pwede nyong gawin ng amusement park or pwede nyong ibenta kung gusto nyo kung maganda yung land nyo sa ibang mga NFT collector. Yun yung sinasabi nilang endless possibilities. Yung second ways to earn naman dito guys is if ever po kayo naman po ay isang developer, no? Or mahilig kayong gumawa ng mga games such as ito nga po, pwedeng-pwede nyo to gawin dito sa The Sandbox game. So, kung kayo naman po is nag-iisip ng, for example, pwedeng Mario Kart, pwedeng Fallout games na The Sandbox version, pwede yun. Pero syempre, kailangan may originality, no? So, para lang po ito doon sa mga tao na mahilig pong gumawa ng mga games. So, pwede-pwede po tayong maging game maker dito sa The Sandbox game, no? So, nakalagay nga dito, make and play any game that you can imagine. So, meron silang parang tiyatawag dito na app or software na ida-download nyo. So, dito guys, pwede kayong bumuo mismo ng mga games sa mismong metaverse, no, na The Sandbox, no? So, ayan, meron sila ditong camera templates, avatar control. So, pang ano talaga guys, pang developer to. So, talagang para to sa mga mahilig gumawa ng laro. Then, isipin nyo guys, pwede kayong gumawa ng sariling laro nyo dito sa The Sandbox game. So, napakaganda talaga. So, kung ma-witty kayo and gusto nyo, for example, ngayon, mga larong horror or let's say, yung mga battle royale game or ano pa ba yung mga pwedeng possibilities na pwedeng gawin sa The Sandbox. Marami pa eh. So, pwede rin kayo gumawa ng sarili yung The Sims game. So, nakalagay naman dito yun, no? Create for free, build and share, no code required. So, ayun, no? Play to earn siya, free to play po itong The Sandbox game, no? So, play games, earn rewards, build games, monetize them, create assets, market them. So, yun yung mga ways, no? Dito sa The Sandbox. Yung sinasabi nilang create assets mga ka-GG, ito yung tinatawag nilang game maker fund. So, kung merong tagagawa, ng laro, meron ding tagagawa ng mga assets. So, parang do your own part kung saan ka dyan sa apat na yun, kung ikaw ba yung player mismo ng NFT game na to, or kung kayo ba yung land owners, kayo ba yung mismong game makers doon sa mismong The Sandbox game, or kayo ba yung tagagawa ng asset mismo doon sa game maker na yon. So napaka ang daming possibilities talaga na saan part ka doon, di ba?
So, para dun ito sa mga taong talagang skillful, no, doon sa mga pwede nyong pasukan na category dito sa The Sandbox game. So, kung magaling ka sa paggawa ng games or developer ka, pwede ka sa game maker kasi libre lang naman to eh. Eh, kung magaling kayo sa paggawa ng mga assets, such as kung magaling kayo sa 3D Blender or something, pwede kayo sa Game Maker Fund. At kung kayo na may tipo ng tao na let's say na may kaya at bumili ng land, so pwede kayo magpa-rent, pwede kayong gumawa ng sarili nyong theme park na pwede nyong, let's say, pwedeng pumasok na kailangan may entrance fee, no, doon sa land nyo. So doon yung ways na pwede kayong kumita kapag may sarili kayong land dito sa sandbox, no? So ayun mga ka-Gigi, no, may idea na po tayo kung paano ba tayo mag-earn dito sa anything game na to. Ulitin ko lang, short lang natin yung nabasa natin or let's say nakita natin dito. So pwede kayong mag-earn by playing the game itself, free to play po ito. Then pwede rin kayong mag-earn by being a land owner. Then pwede rin kayong mag-earn by building a game mismo dito sa The Sandbox game. So, creativity, pagde-design, programming, kung nasa inyo yan lahat, pwede kayo gumawa ng sarili nyong game dito sa The Sandbox. Then, yung pangapat is, if ever naman po, di ba, what is a game without assets? So, yung assets dito, pwede rin kayong gumawa kung magaling din kayo sa mga, kung meron kayong experience sa pag-3D Blender or something, pwede kayong gumawa ng assets, no, na pwede nyo ibenta sa marketplace, no? So, parang sarili nyong NFT collection, no? Dito sa The Sandbox. So, ayun yung mga ways, no? Then, ang next naman natin gagawin dito, mga ka-Gigi, is susubukan ko na mismo itong game. So, in order na makapag-start tayo, kasi gusto ko din mag-try ng NFTs, no? So, ang pinakamababa ngayon na NFTs nila is ito. So, for example, ito guys, meron silang Sword Fighter. Then, ito guys, meron din silang Elf Fighter. So, parang mas gusto ko tong Elf Fighter, no? Dalawang blue, eh, no? Rare. Ito yung Speed. Then, itong isa naman, kita niya guys, dito sa marketplace, meron mga characteristics mismo yung mga NFTs, no? Merong type, behaviors, biomes, tags, then catalyst, power. So, ito guys, yung sa mismong attributes, bihira lang magkaroon ng dalawa. Mostly nakikita ko isa. So, ito guys, pwede kong bilhin to na yung Sword Fighter, no? So, ang price nito is nasa 40.95 na sand token. So, kung i-convert mo yan sa price nga, nasa 55.69 USD siya. Pero hindi yan fix guys, no? Pwede yan tumaas, pwede yan bumaba. So, kung titingnan pa natin iba pang mga characters dito, so, ayan, marami guys, no? At tingnan nyo guys, no, may mga iba't ibang kulay, no? So, pag blue, nakita nyo naman guys, is rare yan. Then, kapag for example is, ito, wala siyang kulay, gray lang. So, common lang siya, no? So, marami kayo pwede makita. Then, ito guys, makikita nyo yung frame naman nito is parang orange-red siya. So, ito, legendary yan. Ayan, kita nyo naman guys, no? So, yung attributes nito guys, makikita nyo po, no? Tatlo. Then, yung price niya guys, ayan, nasa halos ano yan? Nasa 150,000, no? Napakamahal. Or almost 200,000 na rin kasi 4,000 USDT yan. Then, ayan pa yung mga iba guys, no? Bukod sa characters, pwedeng magkaroon dito ng mga assets, no? Na pwede nyo gamitin sa land nyo. Ayan, no? Meron mga orc, loot box, crypto miner. So, sariling ano nyo guys, parang ang naalala ko dito is yung parang Minecraft na pwede kayong magkaroon din ng Sims. Alam nyo yung The Sims game? Kung nakakapaglaro kayo na The Sims game, pwede nyo marelate tong The Sandbox kasi ayun, no, may mga asset na pwede nyo gamitin mismo doon sa land nyo. Ayan. So, ang gagawin ko is mag-deposit ako dito ng sand tokens para makabili ako ng NFTs. So, ang gagawin ko mga ka-Gigi, no, pwede tayong mag-buy sa Binance or pwede rin tayo gumamit ng mismong BonPay nila, no. So, dito nakita ko nga, pag ginlikot tong buy now, so, may dalawang option para mag-buy, no? So, ayan, makikita nyo using Binance, pwedeng bumili ng sand token sa Binance or sa Uniswap. Pero since Ethereum to guys, no, medyo mataas yung gas fee. So, ang gagawin ko na lang, bibili na lang ako using MoonPay. So, ito yung MoonPay guys, no? Ang bibiling ko is worth 70 USD siya, tapos 45 sand. So, ayan, kukontinue ko lang. So, nasa 3.5 din niya nalos.
So, ito na mga ka-GG, no, processing payment na. Atintayin natin siya, no. So, ang ginamit ko mga ka-GG is yung GCash, no. Ayan siya, guys. Kita nyo naman po. So, nakapag-order na tayo, verified and processing na siya. So, hintayin lang natin, no. At ito na mga ka-GG, no. Kita nyo naman po, processed and delivered na siya. So, pwede natin i-view yung Block Explorer. Check natin. So, ayan na siya, guys. Success na po. At ito na nga mga ka-GG, makikita nyo na na-receive na natin yung 45 na sand tokens doon sa binili natin sa MoonPay. Then, naglagay pa ako guys ng ETH, no, kasi bago tayo makabili dito ng mga NFTs, need natin for gas fees din, no, yung ETH na yan. So, naglagay ako ng 0.02. So, bibili na natin to. Sana, mabay na natin, no. So, ano ang price? Ayan, nasa $17 ngayon ang price niya. Pwede niyong tignan guys yung settings, no? Ayan. Enhance natin. Balik tayo. So, nasa 18. So, pwede natin yung market lang talaga. Okay. Confirm na natin habang mababa pa yung price. Ayan, your transaction is being processed na. Pwede natin tingnan sa Etherscan. So, ayan, wait lang natin yan guys, makonfirm, no? At ito na mga ka-GG, no? Makikita nyo dito na success na yung ating transaction. So, pagbabalik tayo dito sa Sand box, no, na website, makikita nyo dito yung mismong character or entity na nabili ko dito sa entities. So, ito siya guys, no? Ayan, kita nyo naman po. Meron na tayong one copy nung Sword Fighter. So, part siya ng entities, no? Meron lang tayong isa. Then, ngayon, kita nyo naman, guys, na meron pa siyang 189 copies, no? So, si isa lang yung owner niya. Okay? So, paano po gamitin to? Makikita nyo naman sa mismong baba, no? Ayan, no? Makikita nyo sa player side, sa creator side. Ayan siya. So, balik tayo sa home. First, sa profile. Gagawin ko is gamitin mismo ito. Paano siya magamit? Bali pala mga ka-GG, itong entities na tinutukoy or nabili natin dito sa marketplace. Ito yung pwede natin gamitin if ever guys na kayo yung tipo na tao na mahilig maggawa ng laro, no? Or game maker dito sa The Sandbox. Kung wala pa silang marketplace para sa mga avatars, actually pwede kang gumawa ng sarili mong avatar, no? Kung gugustuhin mo. So dito yun, may my avatars dito. So you don't have external avatars. So, para magkaroon yan, kailangan nyo po nung mismong panggawa, which is yung Vox Edit. Gusto nyo gumawa ng sarili nyong avatar dito sa The Sandbox Game. Then, dito naman, meron silang avatar creator na kung saan mamimili kayo ng presets. Then, pwede nyo baguhin yan. For example, ito. Then, gagawin nyo, pwede nyo baguhin yung buhok kung gusto nyo. Yan. Then, yung kulay. Then, meron din damit. Kung ano yung gusto nyo damit. Yan. Then, sa pants. Ay, pwede rin kayo mamili. Then, sa sapatos. Ayan, nasasayin nyo yun guys kung ano yung trip nyong pasuot, no? Dito sa character nyo or avatar nyo dito sa The Sandbox. So, una ko rin, akala ko yung nabili natin is pwede nating gamitin, no? As avatar. Pero hindi pala. I-check ko later on kung pwede siyang gamitin sa my avatars or yung paggawa mismo sa Vox. Voxel Edit yung tawag sa kanila. Vox Edit, no? So, susubukan ko yun later on. But, yun yung mismong hinahanap ko, yung mismong usability nung binili natin, no? So, hindi natin siya magagamit as avatar ngayon. Yun yung malinaw sa akin. So, hinahanap ko siya kanina, guys, eh. So, akala ko magagamit ko siya as avatar. Hindi pala. So, guys, ito po yung Vox Edit na sinasabi ko sa inyo kung saan pwede kayong mag-create ng sarili nyong avatar. So, let's say, NFTs para sa Sandbox Game, no? So, dito merong modeler. So, medyo nawawala siya. Hindi nakikita, ano. So, ito may animator, may block. And merong template. So, dito sa template na ka-GG, pwede kayong bumuo ng sarili nyong NFTs. So, pwede kayong mag-start muna sa headpiece, chest piece, arms piece, legs piece, blades, and so on and so forth. Pwede rin kayong gumawa ng sarili nyong mga animals din dito. And, ayun na, may pintuan po and switch. So, parang Minecraft, di ba? Then, may tutorials din sila dun para sa mga newbies paano makapag-start dito sa Vox Edit. Ayan.
So ayun, meron na tayong NFTs, no? Na hindi naman natin magagamit mismo sa game pa kasi ng alpha version pa to. Pero at least meron na tayo isang NFT dito sa sandbox. So gagawin ko, lalaroin ko muna to at para mapakita rin sa inyo yung gameplay, no? So ayan, may avatar tayo dito. Kaya pwede kayo magpalit ng avatar nyo kung gusto nyo. Then ito guys yung mapa, no? Ayan, yung mga may ilaw, yun lang yung pwede nating puntahan. Okay, may mga question nakita nyo. Dito mo tayo sa Snoop Dogg. Play natin. So, kailangan nyo mismo ma-download muna yung sandbox game, no? Ito siya. So, ito po mismo yung game ng sandbox, no, guys? So, nilaro ko po siya kanina yung the sandbox game. And kita nyo naman po dito, ang magagawa nyo po is pwede kayo mag-explore ng mga maps, no? Doon sa maps na yon, merong mga pwede nyo puntahan. Then, pwede rin kayo magsasayaw, pwede rin kayo makipag-usap sa other players kasi multiplayer to guys, online tong game na to. Then, other than that, pwede rin kayo mag-quest. Gaya nga sinabi ko kanina, pag nag-quest kayo mga ka-GG, no, pwede kayo makakuha ng tickets. Then, yung tickets na yun, pwede nyo ipapalit to MSAN. At may possible kayo na pwede kayo manalo ng MSAN tokens, no? So, yung MSAN na yun, pwede nyo exchange to MSAN tokens kung saan pwede na kayong mag-earn ng NFT tokens at pwede nyo papalit sa totoong pera. Yun yung katumbas nun guys ha. Parang lumalabas na doon sa kanilang play to earn system. So limited pa lang yung pwede natin puntahan nun dito sa mapa ng sandbox game kung kayo po ay free to play, no? So hintayin na lang natin guys doon sa mga future updates nila para if ever po na kung mag-open sila ng mga bagong mapa or opportunities to explore dito sa sandbox game, no? So napakaganda niyan. So as of now, pag free to play kayo, dalawang mapa lang po pwede niyong pasukan, no? Yung isa yung mismong main or hub dito sa mismong laro, no, ng the sandbox game kung saan yung merong NFT collection museum, yung pwede kayo magsayaw at pwede kayo mag-explore pa ng other mapa. Tapos yung isa nga po at ito ngayon yung nilalaro natin ngayon is yung may mga quest, no? So nasa sa inyo na lang again guys, no, kayo may hawak po ano yung pwede nyo explore dito sa sandbox game. Ang akin lang, I'm looking forward for more map unlocks or bagong mga opportunities such as mga battle royale games na i-unlock ni Sand Game, no? Abangan ko yan, yung mga barilan and yung mga pwede pa nating makita or explore dito sa metaverse na to. So guys, hanggang dito lang po muna yung ating NFT game info video about sa sandbox game and hopefully makatulong itong video na to sa inyo, no? Lalo na doon sa mga mahilig maglaro ng mga Minecraft, ito na talaga guys yung future ng gaming, no? Saka nakita mala Minecraft na metaverse, ano, blockchain to guys ha, blockchain, kumbaga decentralized to at kung ano man yung items nyo dito, inyo na. So, ito na yung future of gaming, no? So, talagang aabangan ko to once na yung talagang pinaka-complete set na yung game ng sandbox, no? Kasi nga po, as of now, alpha version pa rin po itong game nila. So, ayun. At sana makatulong ito sa inyo at makapag-guide sa inyo. Kung hindi ka pa nagsasubscribe sa aking YouTube channel, make sure to subscribe. And hit mo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga upcoming videos ko dito sa aking channel. Thank you guys for watching and see you next time. Goodbye. Good vibes. Bye guys. See ya. Bye bye. Stay safe everyone.